أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahalkong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. At marami na po ayon sa ating mga ulama ang mga tanda ng araw ng paghukom, yung mga maliliit na mga tanda ay 90% ay o 95% ay ito ay lumabas na, yung mga maliliit na mga tanda. Kasama dyan ang pagsugo kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagdami ng mga kababaihan, pagpapatayo ng mga bahay na mga ito ay mga bato mula sa bato, at iba pang napakaraming mga nabanggit na nabanggit ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng 90% ng mga ito ay lumabas na at nakita na. At ang pinakahuli na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang sa mga huli na tanda bago dumating yung malaking tanda ng araw ng paghukom, bago dumating yung malaking tanda ng araw ng paghukom, ay yung pagdating ni Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi na kung saan siya yung tinatawag na magiging makatarungan na imam o magiging pinuno na makatarungan. Ang mga tanda ng araw ng paghukom, yung mga malalaking tanda ng araw ng paghukom, ay nabanggit po ng mga ulama na ito ay sampo. Ito ay sampo. Ang iba naman ay kanilang sinasabi na ito ay pito. Pero, inshallah, pag-aralan po natin ngayong araw ang sampu na ito, na kung saan ito ay darating bago magunaw ang mundo. Ito yung mga malalaking tanda ng araw ng paghukom. Una ay yung tinatawag na, ang pinakauna ay yung pagbaba ni Al-Masih Ad-Dajjal. Si Dajjal. Unang-una ay ang pagbaba ni Al-Masih Ad-Dajjal na si Imam Al-Mahdi ay nabubuhay pa sa mga oras na iyon. Unang lalabas ay si Al-Masih Ad-Dajjal, na isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama ay siya po ay lalabas sa min al-mashriq min Khorasan. Ito ay sa lugar na Iran. Sa lugar na Iran, diyan lalabas si tinatawag na Dajjal, at siya ay papunta, iikutin niya ang buong mundo hanggang sa tinatawag na siya ay papasok, papunta sa tinatawag na banal na lupa na ito ang Palestine, at siya ay papatayin ni Propeta Isa, Propeta Jesus alayhi salam sa Palestine, sa tinatawag na Bab al-Lud. Bab al-Lud, na kung saan papatayin siya doon ni tinatawag na Propeta Isa alayhi salam. Isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama na siya ay tinatawag na ang isa sa ang kanang mata niya ay tinatawag na walang kundi ito ay nakatakip, kaya isa lang ang mata ni Dajjal. Ang mata ni Dajjal ay isa lang. Isa lang ang mata ni Dajjal. At nabanggit ng ating mga ulama na ganun din, na siya ay iikot sa buong mundo. Siya ay iikot sa buong mundo maliban sa hindi siya makapasok sa Makkah at Medina. Dahil ito ay pangangalagaan ng mga anghel sa pamagitan ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi makakapasok si Dajjal sa Makkah at saka sa Medina. Si Dajjal ay iikutin niya ang tinatawag na buong mundo, at siya ay mananatili ng 40 araw. 40 araw, nabanggit yan sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang mga araw dito ay mayroong, ang araw ay kasintulad ng isang linggo, kasintulad ng isang buwan, at yung nabanggit pa sa hadith ay parang yung ibang mga araw ay kasintulad ng araw natin. So may mga araw na darating sa kanya, yung tinatawag na ang araw dito ay kahaba niya ay parang isang linggo. Yung ibang araw ay parang isang tinatawag na isang buwan. Yan ay nabanggit sa ibang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay mag-iikot sa mundo, kaya na nabanggit natin. Siya ay manatili ng 40, ibig sabihin 40 days. At ang ibang mga araw dito ay kasing
haba ng isang buwan, ang ibang mga araw dito ay kasing haba ng isang linggo. At siya ay tinatawag na mayroong dalang fitna dahil siya ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na tinatawag na bubuhayin niya ang magulang ng tao. Siya ay magsasabi na yan ang tinatawag na libingan ng tatay mo at bubuhayin niya ang tinatawag na tao na ito. Pero hindi yung tinatawag na totoo dahil hindi yung tatay ng tao. Bakit? Dahil hindi pwedeng bumuhay maliban sa ang tao mabubuhay maliban sa araw ng paghukom. Kapag namatay ang tao, bubuhayin siya ulit sa araw ng paghukom. Dito, si Dajjal ay isa sa nabanggit ng mga riwaya ay meron siyang tinatawag na nakalagay sa kanyang noo dito ay tinatawag na kafir. Nakalagay yung kafir na ito ay mababasa ng mga mananampalataya kaya hindi sila susunod kay Dajjal. Siya ay nag-angkin na isang propeta, pagkatapos ay siya ay mag-angkin na siya isang Panginoon. Kaya ang sabi natin, nabibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na pauulanin niya, patutubuin niya yung tinatawag ng mga lupa ng mga iba't ibang mga halaman. Yan ibibigay sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, na tinatawag na bubuhay niya ang tatay ng tao o kaya nanay niya at sasabihin niya na yan ang tatay mo, binuhay ko. At sasabihin ng tao na ito na o aking anak, ikaw ay sumunod sa kanya dahil siya ay tinatawag na nasa katotohanan. So dito, fitna na darating ni Dajjal na kung saan sa mga hindi mananampalataya, sila ay susunod sa kanya. Ang kanyang dalang paraiso, ayun ang imperno. Na pag pumasok dito ang mga tao, ay tinatawag na sila ay makapaparusahan doon. Ayun tinatawag na ang dala nila namang imperno, ayun ang kabaliktaran ng paraiso. At nabanggit ng ating mga ulama na ang kanyang mga tagasunod ay 70,000 na mula sa mga Hudyo ng Asbahan. Asbahan ito ay sinasabi nga natin kanina na siya ay nagmula sa tinatawag na lugar na Iran at dito rin magsisimula dito rin yung kanyang mga tagasunod na 70,000 na mula sa mga Hudyo ng Asbahan. Sila yung tagasunod ni Dajjal at lahat ng mga hindi nanampalataya ay susunod sa kanya. Subhanallah. Yan ay fitna ni Dajjal at sinabi ng ating mga ulama na wala pang pinakamalaking nilika pagkatapos mula sa pagkalika ni Adam, pagkatapos ay yung tinatawag na si Masih Dajjal dahil napakalaki at napakalaking fitna na dala ni tinatawag na Masih Dajjal. At pagkatapos ng pagdating ni Masih Dajjal at magpapalaganap siya ng fitna, maraming maliligaw dito, darating at bababa si Isa alayhis salam. Si Isa alayhis salam ay siya ay bababa sa Manara al-Bayda ng Salatul Fajr. Dadalhin siya ng mga anghel. Dadalhin siya ng mga anghel at dito sa tinatawag na Manara al-Bayda sa Sharqi Dimask. Ito siya Sham. Ang Sham ay yan ng Syria, yan ang ibang mga parte ng Jordan pati ng yan ang tinatawag na Sham. Siya ay bababa doon at pagkatapos ay ayon sa mga nabanggit ng ating mga ulama ay darating sa Fajr, ngunit hindi siya mag-iimam, kundi ang kanyang respeto sa mga sa umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya mag-iimam, siya ay magiging ma'mum bilang respeto niya sa mga sa umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit ng ating mga ulama na siya ay mananatili sa lupa ng 7 taon upang palaganapin niya ang tinatawag na katarungan. Ganun din isa sa mga dahilan kung bakit siya bababa ay upang kapag dahil darating na ang kanyang kamatayan dahil si Jesus alayhis salam o si Isa alayhis salam sa paniniwalang Islam hindi po siya namatay. Sabi ni Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu." Si Isa alayhis salam hindi nila napatay, hindi nila naipako sa krus. Bagkus meron siya naging kamuka, ngunit si Jesus alayhis salam ay itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan din ang patunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa langit. Bakit? Nasa taas ng kanyang manilika. Bakit? Dahil si Isa alayhis salam binanggit sa Quran na itinaas niya kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon, ang isa sa mga dahilan ay upang
ipalaganap niya ang pagiging makatarungan at ang batas ng relihiyong Islam. Ganun din ay ipalaganap niya ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, at isa sa pinakamalaki misyon din niya ay upang patayin niya si Masih ad-Dajjal, at isa rin sa mga nabanggit na papatayin niya, doon nga pupuntahan niya, makikita niya, hahanapin niya itong si Dajjal. At habang si Dajjal ay papasok siya sa Masjid al-Aqsa, o sa tinatawag na Palestine sa panahon natin ngayon, ay mas kilala sa Palestine, ay makikita siya, doon siya maaabutan ni Isa alayhis salam, sa propeta Jesus alayhis salam, at kanya itong papatayin, dahil sinabi niya na ako ay tinatawag na itinalagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako ang papatay sa iyo. Samantalang siya ay nagpalaganap ng kasamaan, nagpalaganap ng pagkaligaw, fitna sa mga tao, pero dahil siya ang tinatawag na nakatalaga, tinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na papatay kay Dajjal, ay isang tinatawag na palo lang niya kay tinatawag na Dajjal, ay agad itong mamamatay, dahil siya ang inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala na papatay kay Dajjal itong si Propeta Isa alayhis salam. At gaya na nabanggit natin, pagkaraan ng ilang nung mamatay na si Dajjal, ay lalabas itong tinatawag na Ya'juj wa Ma'juj. Meron una ay yung pagbaba ni Dajjal, magpapalaganap ng fitna. Pangalawa na mga tanda ay yung pagbaba ni Isa alayhis salam, Jesus alayhis salam. Pangalawang tanda, papatayin niya si Dajjal, at pagkatapos ay lalabas ang Ya'juj wa Ma'juj. At ang Ya'juj wa Ma'juj ay sobrang dami nila. Ayon sa ating mga ulama, nabanggit pa sa ibang mga riwaya na walang pwedeng makipaglaban sa kanila sa sobrang dami nila. Subhanallah. At ayon sa nabanggit yan sa Quran na si Dhulqarnain, na naglagay siya ng harang, nagpatulong siya sa mga tao din, naglagay siya ng harang sa pagitan natin at pagitan ng mga Ya'juj wa Ma'juj, na kung saan pag dumating na, napatay na ni Isa alayhis salam si Dajjal, ay mabubuksan itong tinatawag na pintuan ito, itong harang, mabubuksan ito, at lalabas itong napakaraming mga tao na sila ang Ya'juj wa Ma'juj. At ayon sa dami nila, nabanggit sa hadith na merong Buhayra at-Tabariyya. Merong Buhayra at-Tabari, isang tubig na ang haba niya ay 3 to 4 kilometers ang lapad niya, pero ang haba niya ay 30 kilometers ang haba ng tubig na ito, at merong 3 to 4 kilometers yung kanyang tinatawag na lapad. So dito dadaan yung mga Ya'juj wa Ma'juj, at ang pagdumaan ang una sa kanila ay naglalakad sila at umiinom sila, at hindi pa natatapos yung pinakahuli nila, ay darating yung bandang mga huli na sa gitna at saka sa huli, na makikita nila na wala ng tubig ang tinatawag na Buhayra na ito. Ha? Yung tubig na ito, wala ng tubig, subhanallah, dahil nainom nila. Ganun sila karami. Sasabihin ng isa sa kanila na dati ay narinig namin na merong tubig dito pero wala na. Subhanallah. 30 kilometers at 3 to 4 kilometers ang haba niya, at saka yung lapad niya ay 30 kilometers na tubig ito. Pero mauubos ito, na hindi pa na natatapos yung naglalakad doon sa dulo, sa dami ng mga Ya'juj wa Ma'juj. At sila ay magpapalaganap ng tinatawag na kasamaan. Wala silang madadaanan maliban sa ito ay sisirain nila, magpapatay sila lahat. Kasamaan ang kanilang ipapalaganap sa tinatawag na mundo, sa lahat ng kanilang dadaanan. At pagkatapos ay dito ay walang kakayahan si Isa alayhis salam. Si Isa alayhis salam at ang mga Muslim ay hindi nila kayang labanan ng mga ito. Kaya si Isa alayhis salam, kasama niya ang mga mananampalataya, ay sila iutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pupunta sa tinatawag na bundok na Tur, hanggang sa sila ay dumating sa Palestine, dahil ito ay malapit sa Palestine. At dito ay darating ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang may kakayahan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito ay paparusahan
ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Dahil nanalangin si Isa alayhi salam, Ya Allah, ay iligtas mo kami at ang mga mananampalataya sa kasamaan ng Ya'juj wa Ma'juj. At dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng uut, adud, mga maliliit na mga uut. At sa gabing nagpahinga ang mga ito, ay yung dami nila, dami ng Ya'juj wa Ma'juj, ay sila ay tinatawag na magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga uut at lahat sila ay mamamatay sa gabing yun. Allahu Akbar. Ang kakayahan, kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao na sobrang dami, walang may kakayahan na makipaglaban sa kanila, pero ang ginamit lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa kanyang mga nilikha na uut. At sila ay namatay lahat sa gabing yun at lahat ay yung tinatawag na yung kanilang katawan, yung kanilang tiyan ay lumulubo ito dahil sa mga uod at tinatawag na dahil dito ay mamamatay sila sa gabing yun at mangangamoy ang kanilang mga katawan at dahil dito magdudua, manalangin si Isa alayhis salam, si Propeta Isa alayhis salam na mawala na ang mga nilikha na ito at tinatawag na maging malinis na ang buong mundo mula sa kanilang tinatawag na mga amoy at saka yung kanilang tinatawag na mga bangkay at magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga malaking mga ibon. Ito yung sa pamagitan ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay itatapon ng mga ibon na ito. Hindi natin alam, walang nabanggit kung saan. Maaring sa mga lugar na kung saan ito ay tinalagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, itatapon nila ito at pagkatapos ay uulan na ito ay magiging baraka. Walang mga bahay, walang mga gusali o ano pang mga lugar na maliban sa ito ay aabutan ng ulan at magiging malinis ang lahat ng lupa na kung saan dumaan dito ang Ya'juj wa Ma'juj. At dahil dito ay babalik ang tinatawag na pagiging baraka, pagiging biyaya ng kalupaan na halos lahat ay makikita mo na lahat ay tinatawag na mabiyaya na punong-puno ng mga halaman, mga prutas at ito ay magiging biyaya ng katulad ng pagbaba ni Adam a.s. sa lupa. Ganun din na ipapalaganap, pagkatapos nito ay ipapalaganap ni Propeta Isa a.s. ang tinatawag na ang pagiging makatarungan, ang batas ng Islam, ganun din na ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, ganun din yung nabanggit natin kanina, yung kabutihan sa mga tao. Hanggang sa pagkalipas ng 7 taon ay mamamatay si Isa alayhis salam dahil siya rin ay tao na nilikha na siya rin ay dapat na mamatay, yun din ang dahilan kaya siya ay ibinaba sa lupa. Pagkatapos nito ay babalik si Shaytan at babalik ang mga kasamaan. Babalik ang mga kasamaan sa lupa at dahil dito ay yung pang-apat, pang-lima, pang-anim. Una-una ay magkakaroon ng isang tinatawag na khasf. Ano yung khasf? Yung apat, lima, anim na tanda ay ito ay khasf. Ang khasf ay nabanggit natin mga ulama at nabanggit din sa Quran na ito ay isang tinatawag na kung ang isang Madina, isang lugar ay darating yung khasf na ito, yung tinatawag na malakas na parang lindol at yung tinatawag na lupa na ito, yung lugar na ito, halimbawa isang lugar, ang United States of America halimbawa, yung isang lugar dyan, isang city dyan, kapag tinamaan ng khasf, ay mawawala sa tinatawag na mapa, ang tinatawag na halimbawa California o anuman, halimbawa bayan ng Israel, yung sa Israel ngayon sa ano, isang Madina, isang buong city, ay kapag ito ay tinamaan ng khasf, ay mawawala sa mapa. Hinahanap ng mga tao kung nasaan ito, wala na, hindi na mahanap. Dahil ito ang tinatawag na khasaf. Yan ay sa pamagitan ng kakayahan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang tinatawag na khasaf ay sa silangan, pagkatapos ay sa kanluran, at pagkatapos ay sa lupa ng mga Arabo. Sa lupa ng Jaziratul Arab, ito yung tinatawag sa Middle East. Ito yung mga lugar ng mga Arabo. So meron tayo sa tinatawag na silangan,
Pagkatapos, habang nag-uusap pa mga tao na tinamaan yung ano, nasaan yung lugar na ito, isang napakalaking lugar ito ay nawala, ay darating naman ang isang pinakamalakas na hasf at mawawala din ang isang pinakamalaking malaking lugar sa tinatawag na kanluran, mawawala sa mapa, ganun din darating din sa lugar ng mga sa Middle East o tinatawag na lugar ng mga Arabo, darating din isang hasf. At pagkatapos nito, ay merong tinatawag na dukhan. Napakalaking usok. Ha? Pagkatapos nito ay darating ang napakalaking usok. At lahat ng ang buong mundo ay makikita at mararamdaman ito yung napakalaking usok. Nang usok na ito ay mararamdaman ng mga mananampalataya na para lang silang may sipon, para lang may allergy sa tao kahit siya ay mananampalataya. Ngunit ang mga hindi mananampalataya, ito ay mararamdaman nila na parang nasusunog ang kanilang bahay, hindi sila makahinga dahil doon sa tinatawag na usok na ito na napakalaki. Walang mapuntahan ng tao dahil lahat ng mundo ay mayroong usok na ito ay lalaganap sa tinatawag na buong mundo. At ito yung tinatawag na pinakahuling babala. Pag dumating na itong tinatawag na dukhan o tinatawag na napakalawak, napakalaking usok na ito, ay ito na yung tinatawag na babala ng Allah subhanahu wa ta'ala na darating ang huling tatlong tanda na kapag dumating na ito ay hindi natatanggapin sa tao ang kanyang pagbabalik loob. So dito, kapag dumating yung dukhan, yung ano na ito ay darating na yung tatlong tanda na kapag dumating na ito, paalala na wala na, hindi natatanggapin ang tinatawag na pagbabalik loob ng tao. Pagkatapos ay pangpito yung tinatawag na adukhan, yung usok, at pangwalo pang siyang pagsampo. At dito na makikita natin kapag dumating ito ay wala ng tinatawag na pagbabalik loob. Hindi natatanggapin ang pagbabalik loob. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na wa idha waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan fil ardh. Ito yung sa dabba. Ito yung sa ano natin, dalil muna natin sa ano. Okay, ito sa hadith ni Imam Bukhari na la taqumu as-sa'atu hatta tatla'a ash-shamsu min al-maghribiha wa idha ta'itu sa maghrib. Okay. Sa dukhan. Ito yung dalil sa ano? Yung tinatawag na pagsikat ng araw una-una. Pangwalo. Pagkatapos ng tinatawag na usok ay pangwalo. Yung pagsikat ng araw sa kanluran. At ito ay magtatagal ng tatlong araw. So ito, pag dumating na ito, ay wala nang tinatawag na taubah. Wala nang pagbabalik loob. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Suratul An'am. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag dumating itong tanda na ito, tatlong huling tanda na ito, la yanfa'u nafsan imanuha, wala nang tinatawag na nakakabuti sa kanya, wala nang pagbabalik loob, wala nang tatanggapin ng mga pananampalataya maliban sa kung siya ay dati siyang nanampalataya. Dati siyang mananampalataya dahil siya ay isang Muslim. Pero mananampalataya siya. Pero ang tao na sakalang siya magbabalik loob kapag sumikat na ang araw sa kanluran, ay ibig sabihin ay hindi natatanggapin ang kanyang pagbabalik loob. Yun ang sinabi dito sa aya na ito. Sa hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatla'u ash-shams min maghribiha. Hindi darating ang araw na paghukom maliban sa dumating itong panahon na sisikat ang araw sa kanluran. Ang tabi'i, yung nakasanayan ay sumisikat ang araw sa silangan papunta ng kanluran. Pero pag bumaliktad na ito, ibig sabihin ito ay tanda na hindi natatanggapin ang pagbabalik-loob ng isang tao. Ganun din ay yung pangsiyam ay yung dabba. Mayroong isang hayop na ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito ay kakausapin niya ang mga tao. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَإِذَا وَقْعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَبَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ. Darating ang hayop na ito, malaking hayop na ito, at kakausapin niya ang mga tao. Sa ibang mga riwaya, sinabi niya, sa ibang mga riwaya na mahina itong riwaya na ito, ay ang kanyang gagawin, isa sa kanyang mga gagawin ng hayop na ito, kakausapin niya mga tao at lalagyan niya
ng tanda ang mga kufar at ang mga manampalataya. Ang mga kufar, lalagyan din ng tanda na sila ay mga kufar, at ang mga manampalataya, ganun din, lalagyan na sila ng mga tanda. Ang pinakahuli, syempre, itong pang-sampu na ito ay yung paglabas ng napakalaking apoy. Napakalaking apoy. Ito ay nabanggit sa mga riwaya na ito ay manggagaling sa tinatawag na Yemen. Ito ay manggagaling sa Yemen. Ang apoy na ito ay tinatawag na gagapa sa lupa ng puno, subhanallah, mula langit hanggang ano, yung napakalaking apoy na ito na iipunin niya ang lahat ng tao sa mundo sa tinatawag na Syam. Sa Syam. So lahat ay darating sa Yemen at ipunin niya ang mga tao dahil magkakaroon ng napakalaking apoy at napakaparang tubig na dumadaloy na parang tinatawag na nakakita kayo ng yung tinatawag na sa bundok na may tinatawag na may mga apoy. Yan, tubig siya. Parang tubig na ito ay apoy. Napakalakas na apoy. Ang mga tao ay papahinga sila, tatakbo sila, aalis sila hanggang sila ay maipon sa tinatawag na nar, na tinatawag na apoy na ito sa tinatawag lugar na Syam. Hanggang sa lugar ng Syam, dahil diyan yung matitipon ang mga tao, yung mga natitira na mga tao sa tinatawag na mahsyar. Sa tinatawag na darul walati tahshurun nas, ito'y maiipon dito yung mga tao pagkatapos na napakalaking apoy na ito mula langit, mula sa lupa, tubig, lahat yan ay magiging apoy at maiipon ng mga tao sa tinatawag na Syam. At pag naipon na ang mga tao sa Syam, ang Syam ay tinatawag dyan yung sa Palestine, yung Syria at saka Jordan, yan ay isa lang ano tinatawag dyan ay Syam. Okay. Pagkatapos ay magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng napakagandang tinatawag na amoy. Napakagandang amoy. At dito ay, ayon sa mga nabanggit sa riwaya, ay mamamatay lahat ang mga mananampalataya pag naamoy nila ang napakagandang amoy na ito. Lahat ng Muslim mananampalataya, mu'min na mananampalataya na sila, ay tinatawag na mayroong iman. Basta may iman na la ilaha illallah sa kanyang puso, ay tinatawag na mamamatay. Bakit? Dahil hindi sila masasama sa tinatawag na darating na ito na yung oras ng paghukom. At dito, lahat ng mga mananampalataya ay mamamatay. Ang Quran ay mawawala at ganun din ang mga pangalan ng Allah ay mawawala. Pagdating ng tao, titingnan niya yung Quran, wala nang sulat, mawawala na. Wala na, subhanallah. Dahil sinabi natin, kapag dumating ang sumikat ang araw sa kanluran, kapag dumating yung daba, yung hayop na kinakausap ang mga tao, at kapag dumating na yung tinatawag na apoy na ito na magmumula sa Yemen at itipunin niya ang mga tao dahil manggagaling ito na napakalaking apoy sa iba't ibang mga lugar at ipunin ang mga tao sa tinatawag na Syam, kaya dito ay wala ng pagbabalik loob. Kaya ang Quran ay mawawala, ang mga salita ng Allah ay mawawala, at dito magsisimula na ang araw ng paghukom. At ang nabubuhay ngayon ay ang mga hindi mananampalataya dahil sa unang pagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa napakagandang amoy na ito, ang lahat ng mayroong iman na natitira doon ay mamamatay na upang hindi sila masama sa tinatawag na pagtayo ng araw ng paghukom. At insyaallah sa susunod po ng ating tinatawag na pag-aral ay pag-aral natin ang pag-ihip ni Israfil alayhis salam sa trompeta na kung saan ay darating itong napakalakas na boses. Napakalakas na boses, at kapag marinig ito ng mga tao, itong tinatawag na pag-ihip ni Israfil alayhis salam ay lahat ng tao, lahat ng nilikha na nabubuhay sa oras na yun ay mamamatay. Maliban sa gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay si Jibril, Israfil, Mikael at saka si Malakal Maut. Si Malakal Maut. At dahil dito, inshallah sa susunod na ating pag-aral, pag-usapan natin ang tinatawag na pagtayo ng araw ng paghukom, kung saan ay makikita dito yung makakasilong sa silong-silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na sila, yung mga gumawa ng tinatawag na mga kasalanan, paano
titimbangin ang kanilang kabutihan at yung pagtulay natin sa tinatawag na sirat at iba pang mga mangyayari sa tinatawag na oras na araw ng paghukom. Nawa ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok at kaparusahan, at tayo ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay kanyang patnubayan, at ibilang na tayo sa mga tao na sumunod at namatay na sila ay mga tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, bago dumating ang mga oras na ito, bago dumating ang araw na ito, araw ng paghukom, yung mga tanda na ito, ang tao ay dapat na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pagtitipon ng, sa ibang riwaya ay 70, sa ibang riwaya ay 100 beses na humihingi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinatawad ng Allah, pero nagbabalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. Huwag nating hintayin ang panahon na yan, subhanallah. Ang tao, ang unang araw ng paghukom niya ay kapag siya ay namatay. At ang kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating. Si Malakal Maut ay kumukuha ng buhay. Minsan isa, minsan marami. Minsan bata, minsan ito ay matanda. Lalaki, babae. May sakit, walang sakit. May corona, walang corona. Kapag dumating yan, hindi na tinatawag na ipagmamaliban pa. Subhanallah. At tandaan natin, maging si Malakal Maut, utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, makukuha natin sa sunod na pag-aaral, na maging siya, iutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mut, ikaw ay mamamatay din, at mamamatay din si Malakal Maut. La ilaha illallah. Kumukuha ng buhay, pero darating ang panahon, siya rin ay mamamatay. Paano pa kaya tayo? Pero ang mga anghel, la ya'suna Allah ma amarahum may fa'alu na ma'amarun. Ang mga anghel, sila ay sumasamba, sumusunod lamang kay Allah. Tayo, hahatulan tayo sa araw ng paghukom. Bago pa dumating ang mga tanda na ito, nararapat po tayo ay magbalik loob kay Allah. Kailan tayo magbabalik loob? Habang mayroon pa tayong pag-asa, habang nabubuhay pa tayo, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan, ang lahat ng kasalanan ay patatawarin ng Allah kapag tayo ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po sana, nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. At sa lahat po muli ng bumati sa inyo, ng assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pa lang kayo ng Allah. At iligtas kayo sa mga pagsubok, at tayo ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.